Let us now pray the Oratio Imperata for protection against COVID-19. Please all kneel. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed, made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers, that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa ikaapat na simbang gabi at ikaapat na linggo ng Adbyento, sa huling linggo ng ating paghahanda para sa Kapaskuhan. Pagninilaya natin ang pagdadalang tao ng Birheng Maria sa ating Panginoon. Dahil sa kanyang pagiging bukas sa mga pangako ng Diyos at matatag na pananampalataya, naging perpektong halimbawa si Maria sa paghahanda at pagtanggap sa manunubos. Hilingin natin na matularan natin si Maria sa kanyang kababaang loob at sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Upang tayo'y maging marapat na makibahagi sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya, at upang tayo'y maging marapat na tumanggap kay Jesus na dumadating sa atin sa misang ito, pagsisihan natin ngayon ang ating mga kasalanan at hilingin natin sa Diyos ang kanyang awa at kapatawaran. Panginoong Jesus, ikaw ang dakilang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ikaw ang salitang nagkatawang tao at ang luwalhati ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang magahari sa Israel, ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway, hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na magahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng Haring Yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay ng ligtas, sapagkat ang Haring Yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami't tanglawan. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami't tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalago mo't iyong pinalakas. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksil sa'yo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin,
ay mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tukdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili. At iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Narito ang lingkod ng Diyos. Maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Mga minamahal na kapatid, isa sa malalaking industriya sa panahon natin ngayon ay ang events management. Kapag may ikakasal, merong wedding anniversary, may binyag, may birthday, at kahit na nga sa burol at libing, merong mga events management companies na siyang magbibigay ng mga events coordinator at sila ang mamamahala sa pagpaplano, sa pagkoconceptualize, sa paghahanda para sa isang event. Kung kayo kaya ang piliin ng Diyos para maging events coordinator ng pagsilang ng kanyang anak, ano kayang concept ang gagamitin mo? Ano kaya ang paghahanda na gagawin mo? Siguro kung ako ang pipiliin ng Diyos para magplano para sa pagsilang ng tagapagligtas, sisiguraduhin ko na ang mangyayari ay karapat-dapat
sa pagsilang ng isang anak ng Diyos. Hindi simpleng sanggol ang ipanganganak, anak ng Diyos. Kaya dapat nararapat sa isang anak ng Diyos ang event ng pagsilang niya. Siguro pipiliin kong isilang siya sa Jerusalem, sa lungsod, sa sentro ng Israel, kung saan nagmumula ang mga hari at mga propeta. Siguro pipili ako ng mga prominenteng tao para maging magulang niya. Pipili ako ng isang prinsesa para maging ina ng anak ng Diyos. Siguro gagawin kong parang isang royal birth ang pagsilang ng Mesiyas dahil anak naman siya ng dakilang hari ng Diyos. At titiyakin ko na sa araw ng kanyang pagsilang, titigil ang buong mundo at yun lamang ang makikitang kaganapan. Isang dakilang pagsilang na wala nang iba pang papantay ng pagsilang na sinumang tao sa mundo. Pero iba ang plano ng Diyos. Sa plano ng Diyos, simple lang. Simpleng tao, simpleng lugar, simpleng mga pangyayari ang gagamitin niya upang isakatuparan ang kanyang dakilang plano. Napakadakila ng plano, pagsilang ng tagapagligtas, pero isasakatuparan sa simpleng paraan. Si Jesus ay isinilang sa Bethlehem. At ayon sa ating unang pagbasa ngayon, ang Bethlehem ang pinakamaliit sa mga angkan ni Juda. Pero sa pinakamaliit na lugar na ito, magmumula ang isang magahari sa Israel. At sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Dalawang babae ang bida sa ating ebanghelyo. Nung kapanahunan ni Jesus at sa kultura ng mga Hudyo, ang mga kababaihan ay hindi nabibigyan ng halaga. Pero sa ebanghelyo natin, babae ang bida. At nang makita ng batiin ni Maria si Elizabeth, napuspos siya ng Espiritu Santo, naggagalaw sa kanyang sinapupunan ang sanggol at sinabi niya kay Maria, "Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala din naman yung dinadala mo sa iyong sinapupunan." Pinagpala si Maria. Dahil sino ba naman si Maria? Simpleng babae lamang, hindi prominenteng tao sa lipunan. Pero ang simpleng babaeng ito, pinili ng Diyos para maging ina ng tagapagligtas. Si Maria galing sa Nazaret, isang maliit na lugar. At sabi nga ng isang alagad ni Jesus, may mabuti bang manggagaling sa Nazaret? Tila hindi pa maganda ang reputation ng Nazaret. Pero mula sa Nazaret, ang isang dalagang ito na magdadala sa kanyang sinapupunan sa dakilang anak ng Diyos. Babae ang pinili ng Diyos para magbigay ng pag-asa at kaligtasan sa kanyang bayan. Babae na ang tingin ng marami at ng kanilang kultura ay mahina, pero pinili ng Diyos para maging daan ng kaligtasan.
simpleng babae magiging ina ng Diyos. At sa ating ikalawang pagbasa, narinig natin yung dakilang misteryo ng pagkakatawang tao ng Diyos. Nang dumating si Jesus sa mundo, hindi siya dumating bilang isang superhuman na hindi nahihirapan, na hindi nasasaktan, na may kapangyarihan. Hindi, dumating siyang katulad nating simpleng tao, napapagod, nahihirapan, nasasaktan. Simple din lamang siya. Mga minamahal na kapatid, simple lang ang kwento ng Pasko. Kasi ang Diyos, simple lang din naman. Pero bakit ba ang buhay natin ay naging masyado ng komplikado? Napaka-complicated na ng ating tastes. Napaka-complicated na ng ating lifestyle. Napaka-complicated na ng ating mga choices. Na tila baga kapag simple, ayaw natin. Mas pipiliin natin yung mga kumikinang. Mas kaakit-akit yan sa ating mga mata. Ayaw natin yung mga simple, gusto natin mga dakila, malalaki, grand and pompous. Ang hinahangaan natin, hindi mga simpleng tao. Hinahangaan natin yung mga sikat, yung mga kilala, may kapangyarihan. Sila ang ating pinaniniwalaan at sinusundan. At ang ating mga pinakikinggan, hindi mga simpleng tao, kundi yung mga komplikado. Mas lalong hindi natin naiintindihan ang sinasabi, mas lalo nating hinahangaan. Ang galing niyang magsalita, hindi ko maintindihan. We have become so complicated. At dahil dyan, yung mga simple, binabaliwala natin. Pero mag-iingat tayo mga minamahal na kapatid, dahil ang Diyos kumikilos at nagsasalita sa mga payak at pangkaraniwan. Ganyan kumilos ang Diyos sa kapayakan at katahimikan. Kaya nga, magandang tingnan, meron bang tinig ang mga bata at kabataan sa ating pamilya at sa ating lipunan? Baka sinasabi natin, ang mga bata hindi dapat magsalita. Ang mga kabataan hindi dapat sumasali sa usapan ng matatanda. Pero kahit na bata at kabataan, merong maaaring sabihin sa atin, pwedeng magsalita ang Diyos sa atin sa pamamagitan nila. Sino ba ang mga tinig na naririnig natin sa ating lipunan? At sino ba yung mga hindi pinakikinggan? Sino ba yung mga tao na kapag nagsalita, nakikinig agad tayo, naniniwala agad tayo? Pero sino ba yung mga taong nagsasalita pa lamang, nagsisimula pa lamang magsalita, binabara na agad natin? O hindi na natin agad pinakikinggan dahil sa tingin natin wala namang mabuting sasabihin yan? Yung bang mga dukha, yung bang mga nasa tabi ng ating lipunan, pinakikinggan ba natin? Ang ating bang pamumuhay ay simple at tahimik pa? O mas pinapahalagahan natin yung grand and majestic kaysa dun sa mga simple at tahimik na pamamaraan? Naging masyado na bang komplikado ang ating buhay? Naalala ko po si Cardinal Gaudencio Rosales, ang ating dating arsobispo. Naglingkod po ako sa kanya bilang private secretary ng 7 taon. At naalala ko
na si Cardinal Rosales noon man hanggang ngayon walang cellphone. Kaya kapag meron siyang kailangang kausapin, ipapatawag pa niya para pumunta sa kanyang tahanan o kaya personal niyang pupuntahan. Kapag meron siyang gustong tawagan, sa telepono pa din, uuwi sa bahay para doon kausapin. Kaya sabi ng mga pari sa kanya, "Kardinal, mag-cellphone ka na. Napaka-convenient ng cellphone. Kung may gusto kang kausapin sa amin, kahit kailan, kahit nasaan ka, pwede kang tumawag, mag-text, at maaabot mo kami. At kami rin naman, kung gusto ka naming kausapin, anytime, pwede ka naming i-text o tawagan. Napaka-convenient kapag nag-cellphone." Ayaw ni Cardinal Rosales. Sabi ng ibang pari, "Ririgaluhan ka na namin, Cardinal, kung ayaw mong bumili." Sabi ni Cardinal Rosales, "Tumanda akong ganito nang walang cellphone, mabubuhay ako nang walang cellphone. Huwag niyo ngang gawing komplikado ang buhay ko." At sabi niya sa amin, "Ayokong masanay sa mga bagay na pwede namang wala sa buhay ko." Napakasimpleng pamumuhay. Ang buhay natin naging masyadong komplikado at ang Pasko natin naging masyado na ring komplikado. Sino ba ang nagsabi na kapag Pasko dapat bago ang damit mo? Sino ba ang nagsabi na kapag Pasko dapat bago ang sapatos mo? Sino ba ang nagsabi na kapag Pasko dapat mag-shopping ka ng mag-shopping? Sino ba ang nagsabi na kapag Pasko dapat nag-uumapaw ang pagkain? Sino ba ang nagsabi na gawin nating komplikado ang ating Pasko? Kung babalikan natin ang unang Pasko, napakasimple lang naman. Yung dakilang plano ng Diyos, isinakatuparan sa simpleng pamamaraan. Dahil para sa Diyos, nasa kapayakan ang tunay na kadakilaan. True greatness lies in simplicity. Kaya mga minamahal na kapatid, balikan natin kung paanong kumilos ang Diyos sa ating buhay. Sa kapayakan, sa kapakumbabaan, sa katahimikan. Balikan natin ang kapayakan ng unang Pasko, sapagkat doon natin makikita ang diwa ng Pasko. Isang simple at maliit na sanggol na babalot ng simpleng lampin, nakahiga sa simpleng sabsaban, sa piling ng simpleng si Maria at ni Jose, sa isang simple tahimik na gabi. Simple lang ang Pasko. Kaya hindi kasalanan na magdiwang ng simpleng Pasko. Lalong-lalo na ngayong panahon ng krisis at pandemya. Tandaan natin mga minamahal na kapatid, nasa kapayakan ang tunay na kadakilaan at ang malalim na kagalakan. Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato,
ipinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Naranasan ng tao ang awa at pag-ibig ng Ama. Sa katauhan ni Jesus na Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin. Kaya naman buong pagtitiwala tayong magsumamo sa Kanya at manalangin. Sa bawat kahilingan ating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga pinuno ng simbahan at ng bayan ay manatiling matatag at nagtitiwala sa Panginoon. Sa kabila ng kahirapan at mga pagsubok, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga ama ng bawat pamilya ay maging katulad ni San Jose na matuwid, nangalaga kay Maria at naging bukas sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga kabataan ay matuto sa halimbawang ipinakita ni na Maria at Jose na kumilala kay Jesus bilang sentro ng kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa maibsan ang kalungkutan ng mga Pilipinong malayo sa kanilang tahanan at pamilya ngayong Pasko, sa tulong ng mga panalangin at pagmamahal ng kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa sa pagsapit ng Pasko ay maranasan namin ang kapayapaan, pagkandili at kasiyahan na dulot ni Jesus, ang aming manliligtas at Emmanuel. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos naming mapagmahal, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Ihanda mo kami sa pagsilang ng iyong anak at mabuhay nawa kami ayon sa iyong banal na kalooban. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang ating pong koleksyon sa gabing ito ay ibibigay natin sa ating mga kapatid na nasalanta ng bagyo sa Visayas at sa Mindanao at sa iba't iba pang dako ng Pilipinas. Sa mga sumusubaybay po sa ating live streaming, for those who are joining the live streaming of this Mass, you may send your donations to us online via bank transfer, GCash or PayMaya, and all these collections will be given to those affected by the recent typhoon in central and southern Philippines. Maraming salamat po.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ng maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang isang sambayanang nananabik sa pagdating ng tagapagligtas, sama-sama tayo ngayong tumawag sa ating mapagmahal na Ama sa langit. Iadya mo kami sa lahat ng masama, Panginoon. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Iligtas mo kami sa maraming tukso at kasalanan. Ilayo sa lahat ng panganib at kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng dagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito si Jesus ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, napakapalad nating tatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin nang pinagsaluhan ang piging na nagbibigay buhay. Habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagdalo sa ating misa ngayong gabi, lalong-lalo na po sa mga kapatid natin na matyagang nagsimba, na nakatayo sa labas, kahit na medyo umaambon-ambon. Maraming salamat din po sa ating mga staff at servants ng Manila Cathedral na naglilingkod sa ating misa ngayon. And we also wish to thank those who are joining the live streaming of this Mass. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong generosity para sa mga kapatid natin na nasalanta ng bagyo. Lahat po ng koleksyon, lahat ng inyong ipadadala sa online na donasyon simula ngayong gabi at maghapon bukas ay ilalaan nating lahat para sa ating mga kapatid na naapektuhan ng malakas na bagyo. Pagkatapos po ng misa sa mga nasa live streaming, makikita po natin muli yung ating mga bank details at mga QR codes kung saan pwede nating ipadala ang ating tulong. Ito po'y magandang pakikiisa sa kanilang paghihirap at magandang paraan din ng paghahanda para sa Pasko. Nais din po namin ipagbigay alam sa inyong lahat na sa December 24, bisperas ng Pasko, ang ating pong misa dito sa Manila Cathedral sa pagsalubong sa Pasko ay sa ganap na ikawalo ng gabi. Our Christmas Eve Mass will be at 8 o'clock in the evening on December 24. And on Christmas Day, December 25, our Masses will be at 8 o'clock and 10 o'clock in the morning, 4 o'clock in the afternoon, and 6 o'clock in the evening. All these Masses will also be live streamed for those who cannot come to church. Nawa po ay ihanda natin ang ating sarili para sa pagdiriwang ng Pasko. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Yumuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon ay siya nawang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspos sa inyo ng pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos, kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos.